Babalik ulit kami para mag-vlog. Yan, so nandito na naman kami. So ngayon, for today's video, may i-share siya. Yon. Kasi napunta ako malapit sa Divisoria na ano, parang naisip ko lang bigla na dumaan ulit dun sa bilihan ng mga toys, ng mga collections, mga ganun. Kasi usually, di ba, basta pumupunta kami ng halimbawa Divisoria, basta mapadpad kami yan sa area na yan, hindi pwedeng hindi kami dadaan dun sa bilihan ng mga toys, di ba? Yes, and kulang na lang, libutin niya na yung buong mall dahil dun. Hindi, talagang ano yun, talagang may pinupuntahan ako dun na apat na store. Ng mga laruan lang. Na puro laruan lang. Kasi dun talaga yung source na gusto kong bilhin ng mga ano collectibles ko. And syempre, mga mura, di ba? Yes. And syempre, yun nga yung lagi kong sinasabi sa inyo before pag ano, may fini-feature akong toys ko. Kapag pumupunta kami sa mga toy convention, mga ganon, di ba, sa Mega Mall, sa SMX, Mega Trade. Sa Mega Trade yan. Pag nakakapunta ako ng mga toy convention, nakikita ko yung mga display nila, halos yun din yung nandun sa Divisoria. And so, sobrang laki talaga din ng patong. Oh, sobrang laki talaga ng difference. Just imagine kung halimbawa makukuha mo yung sa mga toy convention, bibili mo yung toy halimbawa sabihin natin 1,000. Pagdating dun sa Divisoria, same lang talaga, eksakto-eksakto yun lang. Mga 250 pesos lang, 300. So yun. So, napakalaking bagay. So ngayon sobrang ganda na talaga pumunta ng Divisoria kasi nga alam naman natin na may mga pagbabago na sa Divisoria, di ba? Sobrang luwag na ng daan. Napakaluwag talaga, grabe. Pero, kasi di ba ano, parang mula Binondo, pag pumunta ka ng Divisoria, sobrang tagal talaga nun eh. Grabe yun sa may ano, parang dito sa bridge pa lang, sa may Loton yung bridge na ganun. Tapos papasok ka ng Divisoria. Ano yun eh, medyo matagal-tagal pa yun. And ayun nga, dahil nga maluwag na nga ang daan, syempre yung loob din ng mall, napakaluwag din. So hindi ka na yung tipong so basiksik ka na gumagano ka na lang yung kasi ano na madadala ka na lang ng mga tao. So ayun, hindi na namin masyadong papahabain pa tong intro na to. Ayun, ipapakita ko na kasi nakabili na ako ng Liger Zero. Yan, Liger Zero. Eh kasi ano guys, actually yung Liger Zero kasi gusto kong kolektahin yung Zoids dati. Na ano, lahat ng Zoids gusto kong kolektahin yan. Pero ang pinaka gusto ko talaga sa at yung Liger Zero, itong original na Liger Zero, yung original na armor niya, yung white. Actually parang ano eh, almost 2 years na ata akong pabalik-balik sa mga store. Tapos wala akong machempohan na Liger Zero. Tapos yung mga bilihan ko sa Divisoria na toy stores, talagang ano, hindi na sila nagkakaroon ng ganito, yung white na Liger Zero. Napakatagal talaga guys, bago ko na ano to. Nagkataon na talagang pagpunta namin, na chambahan, meron ng ganito. Dumating lang daw sila ng December. Yun. Napakaswerte, kasi ano yun eh. Usually, pagpupunta ka ng mga store, kahit yung mga dati pang pabalik-balik ako dun, ang lagi ko lang nakikitang version nito, yung Jaeger, tsaka yung Schneider, yung dalawang yun, yung Jaeger, yung kulay blue, yung Schneider, yung Liger Zero na kulay orange, tsaka yung ano pa pala, yung Panzer. So yung tatlong yun na klase nung ano, ng Liger Zero, yun yung laging nandun. Pero yung original na white, wala talaga sila. Ayan, so hindi naman tayo makarelate. Yan, kasi walang alam sa toys, hindi nga alam. Dahil hindi ko alam yan. Yan. Magkano mo nang bili? Yun. Ito nga pala guys, dun sa binibilan ko sa Divisoria, napakamura lang talaga yung mga toys dun. Bago ko sabihin yung price nito, sasabihin ko din yung price ng iba. Yung One Piece na barko ni na Luffy. Sa mall, ang alam ko nasa 1.5 yan. Or siguro mga 800. 800 siguro, 800. Yung maliit lang. Pero dun, sa binibilan ko, parang 250 lang yan nung nabili ko. Tapos yung Gundam naman na 1 over 144 yung size. Ang alam ko sa mall, yung Gundam X ko, 1,300 or 1,500, mga ganyan. Pero nabili ko lang yan dun sa binibilan ko. Bili ko siya ng 350. Yan. Diba? So, namasahe ka lang
sobrang laki na ng natipid mo. Yes. And ito, ang pinakahihintay ng lahat. 1:72 ang size nito. Nabili ko siya ng 1,100 pesos lang. So, kita niyo yun? Napakalaki ng difference. 1,100. Ako kasi ano, nangungulekta kasi ako ng toys. Pero, ang gusto ko lang, yung nakikita ko yung mga gusto kong toys na nakalagay dyan, na nakadisplay sa ano ko. Hindi na importante sa akin na sobrang ganda ng quality, na perfect yung quality, na talagang ano, mamahalin. Hindi na importante sa akin. Yung basta ang importante sa akin, pag nakikita ko sila dyan, masaya na ako. Diba? Parang ano eh, parang style ko kasi dyan sa may setup ko, sa may PC ko. Yung PC ko, nilalagyan ko ng mga toys na gustong-gusto ko. Yung mga pinapanood ko dati, mga anime na gustong-gusto ko. Kailangan parang may representation nun. Kaya ito yung isa sa mga wala pa ako. So ayun guys, sa video na to, isasama namin niya pala kung paano buuin to. Kasi syempre, wala naman akong alam dito. So, kasama yan sa video na to kung paano niya bubuo. So, i-unbox namin siya para mapakita sa inyo kung ano yung laman niya and kung gano'ng kadami yung bubuohin niya. Yan. Napakadami nitong parts na ito talaga. Grabe. Actually, talagang pinaglalaanan ng time to eh. Lalo na kung gusto mong perfect yung pagka-build mo. Daming laman! Yan. So, kita nyo? Ito yung manual. Yan. Yan yung manual niya. Susundin natin yan. Kasi, syempre, napakahirap buhay nito lang walang manual. Tapos, yan, mga parts niya. Yan. Ito yung mga armor niya na kulay white. Dami, ang dami, oh. Ayun, napakadami. Yan, kadami. Ganyan kadami yung bubuhin natin. Kaya, ina-expect ko, siguro abutin ako dito ng mga, 5 hours, siguro. Kasi, syempre, dadahan-dahanin ko lang. Tapos, ganun. So, yun, yun. So, yun, guys. Binubuo ko na yung Liger Zero ngayon. Tapos, kung mapapansin niyo, yan siya. And lahat ng parts niya. Kinalat ko siya dyan para mas madali lang siyang hanapin. Tapos ito, may binuo na ako kanina yung number 1 tsaka number 2 na buo ko na. So, nanonood ako ng Liger Zero ulit habang binubuo ko yung Liger. Focus ko na lang siguro dito pero hindi masyadong malapit para, ayun, ganun lang. Basta gagawin ko lang siya. Guys, nakaka 3 hours na ako. Tapos ang nagagawa ko pa lang is part ng body, yung head ng Liger, and ito sa may bandang likod ata. So basically, 3 hours na ako. Tapos parang nasa ano pa lang ako, mga 30% pa lang ako. So grabe, napakatagal talaga nito. Very tricky din kasing gumawa. Although nasusundan ko naman yung mga ano dito, yung instruction. Nahihirapan akong syempre hanapin mo pa. Tapos pag binubo mo, hindi naman siya instant na pag ganun mo, lagay na siya kagad. Minsan tricky din na ilagay. Kaya yun. Tuloy-tuloy lang yung project natin. Ngayon, nagawa ko na yung body. Ayan yung body niya. Then, ito yung ulo. Ayan o. May dalawang ano na ako, front legs. Papunta na ako dun sa dalawang rear leg. So, napakatagal ko na siyang ginagawa. Actually, masakit na yung kamay ko. Yung pag may mga ano kasi may mga parts na hard to press, kailangan mo talagang pwersen. So kaya kanina magamit ako ng martilyo. Kaya para pag ano, konting ganun-ganun ko lang, okay na. Tayo. So far 50% na yung nagagawa ko kasi nasa ano na ako. Nasa instruction number 48, 'di ba? Total nito is nasa 76 ata. Tapos 'yan,
ito yung mga parts. Ayan pa din yung mga parts natin. So, hopefully matapos ko na to ngayon. Tapos, siguro ina-expect ko mga 3 hours pa bago ko siya matapos. So, yun. Nakakatuwa yung pag-ano nito. Nakakatuwa talaga mag-build ng mga ganito, ng Zoids. And yung iba pa, tulad naman may mga Gundam. Nakakatuwa talaga. Kailangan mo lang talaga siyang tiyagain. Medyo malapit na ako matapos. Kita niyo naman, ito na yung mga parts nila, oh, di ba? Zoom in ko, ah. Zoom in ko para makita nyo. So, meron na tayo ng body. Ayan, body. Tapos, ito na yung head. Yan yung head ni Liger. Tapos, ito, yung apat na paa. Ayan, oh. Apat na paa niya. So, yan, medyo malapit na kasi dalawang page na lang dito sa manual yung gagawin natin. Tapos, pagkakabit-kabitin ko na. Excited na ako kasi ano eh. Ang tagal talaga eh. Napakatagal talaga. Fast forward na naman natin yung paggawa ko. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung finished product. Ayan guys, so, natapos ko nang gawin lahat ng parts. So, eto na lahat. So, ngayon naman, ang gagawin ko is pagkakabit-kabitin ko na yung lahat ng parts na to para maging buo na yung Zoids natin. So, syempre, ito yung body. Ikakabit ko na yung ulo. Ulo muna. Susumot ko mamaya, ayusin ko muna ng konti. Nabuo ko na siya sa wakas.
finally, natapos na natin yung Zoids. Ayan na siya, yung Liger Zero. Inabot ako ng 9 hours bago ko siya natapos. So ito, worth it naman yung nilaan ko ng oras para dito. 9 hours, guys. So ayan na siya. Napakaganda niyang tignan. Super satisfied talaga ako na nagawa ko to. Kasi ang tagal-tagal ko na siyang gustong ilagay dito. Kaya lang, dahil nasa availability, wala akong nakukuhang ganito. Ganitong model mismo yung light, yung white na Liger Zero. Nabili ko lang yung Liger Zero na to sa halagang 1,100. So hindi siya nakakapanghinayang kasi mura lang. Then, napaka-satisfying na tignan. Kung may natutunan kayo or nag-enjoy ba kayo sa paggawa nitong Liger Zero na to, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit niyo yung bell button para ma-notify kayo every time na may bago kaming video. So, hanggang doon na muna.